Mic check. Yon. Mic check. Malakas ba? Lakasan natin yung... bawasan natin yung desktop. Yan. Tapos, audio, malakas yan. Okay. So, what's up sa inyo mga pamangkin? Pagtsagaan nyo muna itong aking quality ng camera dito, no? Ay, maraming salamat nga pala sa Crown Manila, dito sa Capco. Dito sa binigay nila sa aking bag. Ayan, no? Ganda. Thank you, Black Manila. Maraming salamat. Thank you. At ayun, ito, most requested ngayon, nagawa ko na reaction video, itong Sak Maestro versus Saki, no? Ayun, malakas ba, ayos ba yung audio? Pagtsagaan nyo muna itong quality ng video ko, ha? Hindi pa dumadating yung ibang in-order ko, eh. Anyway, punta na tayo dito. Sak Maestro versus Saki. Let's go. Unang-una sa lahat, may respect ako sa'yo. Kasi kuwang-kuwa mo yung fans na na-impress sa dala mo. Sobrang husay mo mag-rap na impluensya, anak ko. Kaso yung karir mo bumagsak sa impluensya ng bato. Noon siya'y the best. Mga kontrapanes, puta sobrang banges. Pero ngayon na mapset kasi nakakalungkot na makita si Sak na lulong na sa meth. Parang yung way niya ng pagsasabi dito na parang isang fan na gustong alugin yung idol niya. Na kasi kahit masakit niyang sinasabi, parang feeling ko, parang gusto niyang tapikin na, "Hoy, Sak, tangina, idol kita." Pero tigil mo yan, parang ganun eh. Sak, nga nung di man kamuundang. Ingon sa imong asawa, di daw kamukaon, maski lami ang sudan. Tignan nyo naman, mukha siyang sleep deprived. 37 pa lang yan, mukha ng 55 sa sobrang addict niya ni Sak kapag wala na siyang pag-shabs, puta sumisingot ng crispy fry. Ganda walang multi, tulog, ha? Parang graveyard, yung shift. Nakakatulog siya ng 8 hours per week. Nice one. Araw-araw yan may tama lahat ng kamag-anak na bibuiset. Sa dalas niya na may tama na wala na siya sa tamang pag-iisip. Nice. Ang tumigil hindi magawa, kaya naulul na sa kakabato. Hindi ka pa rin nadala, kahit nakulong ka na parang ako. Nang dahil sa siya bumukha kang pasyente na abnormal. Nang dahil sa siya bumadalas affected yung performance. Nang dahil sa siya buna sa baba ka na ng ranking. Nang dahil sa siya bu kaya natanggal ka sa uprising. Sa personal niya puro siya bu yung angle, no. Sa ano, ah, ito lang yung para sa akin lang naman. Pag laging ganun yung angulo sa kalaban, yung parang inangulo na dati at inangulo na ng isa at inangulo na naman. Medyo umay na siya. Pero kung sa ginagawa ni Saki dito, binibigyan niya ng ibang flavor. Which is good pa rin naman kasi ayun yung pwede mo talaga isa sa pwedeng ipo-call kay Sak Maestro. Pero hindi nga lang siya ganun kalakas na tama kasi nga halos ano eh, immune na si Sak Maestro ganun sa ganung angulo. Although nabibigyan ni Saki ng ibang flavor pagdating sa shabu angle, which is okay pa rin sa isang banda. Pero parang meron na, parang may shield na yan si Sak Maestro pagdating sa ganyang angulo eh, no? So okay pa rin naman, pero para sa akin dapat mas mabigat-bigat pa o mas iba pang angulo para mas talagang tumama. Totoo ang mga story, kaya the truth hurts. Sana bigla ka ng ma-OD parang si Juice WRLD. OD, overdose, Juice WRLD dahil sa droga. Damn, ganda. Mala Allen Iverson daw magtrabaho. Mayabang to na artist. Mala Allen Iverson ka nga gago kasi ayaw mo mag-practice. Kahit maglagay ng bet, malabong ma-upset. You'll get manhandled kahit one man prep. Sak, wag ka na lang kaya bumatel kung hindi mo na trip. 2-day prep pinagyayabang mo palagi, tol, hindi yun astig. Oo, mahusay kang sumulat kaso di mo batid. Walang silbi magandang sulat kung hindi mo na spit. Dang.
punto. Yun, yun, rekta. Talagang isa sa magandang punto yun kay Sac Maestro. Malakas yun. Points yun, points. Kung hindi mo na-spit, pinagyayabang niya laging siya'y nag-two-day prep. Kaya sa kanya, dismayado na rin yung in-check. Wala na daw pake kung win or lose, siya'y hindi na nag-care. Gago, ginawa mo na lang yung excuse para di mag-prepare! Mm-hmm. Kaya predictable ang gagawin mong bobo ka. Kasi repetitive yung strategy at formula. Sa round 1 and 2, malakas pa lyrics at bara niya. Kaso sa round 3 nito, biglang nagiging madrama na! Puta, nagiging madrama sa battle. Nauumay na yung audience sa lamya. Yung pagiging madrama sa battle, natutunan nyo ni Poison sa kanya. Kaya medyo comedy. Pero pag ako umaction, paningin mo magdodobol. Kung mahilig ka sa drama, ma-experience mo tong horror! Damn. Yung mga madrama mong speech, puta, sobrang cringy, tol. Emosyonal na nagpipreach parang Jordan Peterson. Sino si Jordan Peterson? Pa-comment ulit. Ay, thank you nga pala sa mga nagko-comment dun sa laban ni... Sino ba yung ginawa ko ng huli? Akata vs. Luxuria. May mga bars ako dong hindi naintindihan tulad yung taga-Japan at pina-explain sa comment. Thank you, maraming salamat. Hindi ko kasi magawang mag-react sa isang bars kung hindi ko naman kilala yung tao eh. Please, paki-explain kung sino itong sinasabi niya. I lost my dad 2 years ago and I was broken and enraged. Para ko si Smagla sa amin cause I was going to a stage. Shut the fuck up! Pambugok at sobrang corny ng atake mo. Nakakalungkot kang panoorin parang hachi ko. Mm-hmm. Di ba respect the past to build the future? Linya niyang paugong? Pero Zach, bakit sa yung past parang di ka makamove on? Oho! Ang bigat nun. Puntos yun. Rekta, puntos. Para kay, wala pa ako naririnig na hindi pa... na line na hindi rumirekta kay Sac Maestro. Although may mga bars na tungkol sa Shabu na parang ayun nga immune na si Sac diyan eh. Pero rekta pa rin para sa iyo pa rin, ikaw pa rin yung tatamaan. So parang kumbaga sa boxing, marami siyang tumatamang suntok. Hindi ka nga lang ma-knockout, pero puntos 'yun. You represent for Mindanao? Dami mong gimmicks. You always mind the now, lul! Mind your own business! Nakaparehas kami nung mind your own business yung laban namin ni Sac Maestro, no? Okay. Kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung ire-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung ire-represent mo yung Mindanao, Kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung ire-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung ire-represent mo yung Mindanao, Sac, mag-focus ka. Kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat sober ka. Mm-hmm. Nagkaroon siya ng konting stutter, pero okay lang yun. Hindi yun malaking factor kasi nahabol niya naman agad, no? Okay lang yun. Round 1 ni Saki, more on para kay Sac Maestro talaga lahat ng sinasabi niya. Yon, rekta. Marami siyang points para sa akin doon, puntos. Pagkabago mag sa boxing, puntos 'yun, tumatama yung suntok eh. Hindi mo nga lang ma-knockout pa yung kalaban. Parang hindi siya wala siyang masyadong power punch doon. May mga ilan-ilan tulad nung Silbe noon kung hindi mo ma-spit. Tapos basta mga dalawa o tatlo yata ang power punch yung narinig ko doon. So round 1 ni Sac Maestro, pakinggan natin. Unang banat, Sac Maestro, let's go! Nagsasabu na ako kesyo. Kaya sumama aking talento. Pero dahil sa sabu, nagkaroon na Sac Maestro. Ang pangit pa ang ganun, tol. Dahil sa Shabu, kaya may Sac Maestro. Kauna-una ang rapper na binuo ng droga. Pangit painggan. Shit! Ako pa rin yun!
Anong 2 days prep? Baka 2 years prep. Oh, gago. 2 years prep, nice. Sabing, sadyang nakakatawa ang bloopers till the shit happens to you. And dreams wouldn't come true kung humit-hit ako ng zagu. O no need na magshabu pagkat hindi to TIU kailan may di tinutulugan ng sack dito sa Cebu. It's my people, so what up Cebu? What? Malagubat ba yung climate? Okay. Cool, calm, collective, natauhan ba yung primate? React accordingly. Para dayuhan di ma-irate. Put your phones on silent and you put your pussy up on vibrate. Ah. Violate this bitch. Hands fly. Now let's brawl. Gusto mo yung stand-up lang? Wala take down so quick sprawls? He's got height. This bitch tall. My fat, wide, thin, small. His punchlines, I hit y'all like one size. It fits all. Wala? Fuck that angle. Okay, okay, okay. Maganda yung pagkakasetup. Pero feeling ko pwede niya pang sabihin sa iba yan. No? Well, maganda, maganda. Pero pwede niya pang sabihin sa iba. Kahit kanino pwede niya pang sabihin. Pero maganda. Oh shit! Wala yung angel-angel, papisot na! Tough guy with big balls. May six-pack yung body. E kung tadyakal kita sa bayag, meron bang six-pack yung ari? Mixed martial artist daw yung schemes at kunwari. Meron Steve Mazagati, pati Big John McCarthy. If he dies, he dies. Ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines unnecessary, I drop bombs on Nagasaki at tapakan ko yung skull hanggang burog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kong gawas sa akin? Yung ganyang klase ng bars at delivery, nakikita ko yan madalas sa mga foreign. Yung mga ganyang ka, ganyang setup ng sulat at bars, ano yan, talagang hinihiyawan yan sa ibang bansa. At kahit dito naman, na-appreciate ng mga tao, no? Gets ko yung Kawasaki, wasak na sa akin, no? Maganda. Maganda yung landing sa pool. Pero, hindi ko siya, hindi ko siya makitang on point kay Saki. Pero, putang ina, napakalakas nun. Isa yun sa mga komplikadong gawing bars na nagagawa ni Sak Maestro. Pero points yun kasi nairerekta niya na naikokonekta niya pa rin sa pangalang Saki yung bars na nagagawa niya, which is malaking puntos yun para dito. Ang kagandahan kay Saki, na-appreciate niya yung sinasabi ng kalaban niya. Malaki respeto. Magaling. Wasak! At si Boss P pa nagsabi, maladay na white yung setup. Kala ko ba't may UFC? Ba't may UFC banana ketchup? But for the right price, aking hitman ang magre-race back. Magmumukha itong Jupiter pag nilagyan niya ito ng red dot, so headshot. Mm-hmm. Yung worth mo, 140 pesos. The best shooter from Cebu alias Don Don Ontiveros. Mm-hmm. What? 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 Bars lang! Gigil na gigil. Don Don Ontiveros at literal na off the top, bunbunan nagka-exhaust. Yung dugo, parang coke, pag hinulugan mo ng Mentos. Ang ina yung image rin, no? Bars! Grabe yung kung gagamitin mo yung imaginary mo. No? Tangina, no? Isipin mo yung dugo, kumukulo, tapos yung naikonekta niya sa coke na nilagyan ng Mentos. Grabe. Bars. Kahit si Balakid napaparaya, kaya parang sinabi niya, ano, ay do, pakasalan mo na ako. Diba? Diba rekta-rekta na diffuse na aking methods? Rekta-rekta, na-diffuse lang yan ng methods. Methods? Na-diffuse lang yan ng methods. Sa bit-bit niyang patibong. Kasi nakadikit sa kanya, naong yung malas Squidward mong ilong. Gusto mo niyang ipa-alter? May dala akong nail cutter. Bawasan natin konti, tapos donate natin kay Acer. Pero seryoso mga brother. It's time to flip the switches.
There's a big elephant in the room. I-address natin yung sickness kasi pag malaki yung ilong, alam mo na yung interest. All you do is stick your nose on other people's business. Pakialam merong fucking snitches. Can't mind your own shit. Life is short, bitch. Just ride your own dick. And this child will grow quick. Cause you're a fucking nosy hoe. Puro lies pang inispit. Nagmukhang Pinocchio. Oh, 2-bar setup, mod flow, basic lang na sistema. Basic lang. 2-bar setup, mod flow, basic na sistema. Kulang yung 2 lines sa mala. Kisis mag-eskema. Rekta mo na plema, naging safe na pang protekta. Mabenta noon, pero ngayon parang face shield, walang kwenta. Oh, duwa-duwang alinya, very creative yung mukhang pyesa. Di pa puro yung sangkap, ikay nagutuman sarap, pero puro usok yung nalanghap. Sa sunog at sa kumo, sila napasubot gumagat. Karir mo ay nagninuray dahil sa luto, umangat. Sa YouTube tumatak. Okay, okay. He won the biggest prize. But they cheated the speed test with the cheapest ride to Boss Fibers. Strap the seat best, let the genius drive. I put this PSP in gear, going PS5. Oh, dahil sa business side, pare, usapang business side, pwede na itong empleyado. At yung mga di maka-afford ng tickets, magreklamo kayo sa Horado. Yung puro bagong nasa itablado at si Zaki yung panalo, masasabi ko, garantisado. Yung next event nyo, walang tao! Next event nyo, walang tao. Imamarket nyo itong gago. Eh, wala naman yan sa bigat ng bara. Wala sa alaman lang yung pitakat, wala sa dami na nakakilala. Wala sa mga sulat at talata, pagkat ang bilang ng makatay, nasusukat mo sa kalidad ng kanyang paghahanga. O nabawas... Eh, hindi ako pabor dun, no? At medyo matagal bago ako pinost, no? Pinapakinggan ko yung ibang sulat ni Sac Maestro dito sa round 1. Malakas! Sobra! Napakalakas! Napakaganda ng pagkakaseta. Pero, yun nga, tournament to eh. Para sa ito, sari, kung ako lang isa sa mag-uhurado, o sariling pananaw ko to. Pero hindi ako perfecto, ha? Pananaw ko to. Kung hindi mo gusto yung pananaw ko, that's good. Pero pananaw ko to. Lalo at nasa tournament. Maganda yung sulat ni Sac Maestro. Bars talaga. Pero may mga sulat siya dito na hindi tumatama kay sa akin na feeling ko. Ito yung example, isang example ko pa na tinatawag kong generic bars. Na bakit generic? Kasi ang generic pwede kahit kanino. So, feeling ko para sa akin, yung ibang sinasabi niya rito, pwede niya pang sabihin sa iba to eh. Pwede niya pang sabihin sa kalaban niya to. Although si Saki, lahat ng sulat ni Saki, hindi man ganun ka-powerful kagaya nung bars ni Sac Maestro, pero pumupuntos. Tumatama kasi sinusuntok niya. Ang sinusuntok niya talaga rekta kay Sac Maestro. No? Lahat na all round 1 ni Saki. Points, hindi man pang knockout yung power, hindi ganun ka powerful yung punchline. Pero puntos kasi tumatama, kumbaga sa boxing may points yan eh, yung tama eh. Hindi mo nga lang ma-knockout. Si Sac Maestro meron siyang may power punch siya dito tulad yung Kawasaki last noon tsaka yung isa pa na pwedeng pang knockout na nga kay Saki pero nakakapalag. So mas marami para sa akin puntos sa round 1 yung round 1 ni Saki. Tapos itong sinabi ni Sac Maestrong huli na parang ang basihan daw eh parang sa dami ng tagahanga. Hindi ako sang-ayon dyan. Maraming artist na maraming tagahanga pero hindi naman ganun kagaling. No? Iba pa rin yung quality over quantity. Saan man yung naniwala nabasa ba yung naniwala dahil sa static evolution high level na yung production pati yung graphic resolution pero pag ako nag-execute yung classic elocution will be headed to a new direction naging public execution to shouts to Eric Riamuson the resurrecting enterprise si Lazarus bumangon na ulit ng extra rice second chance to get it right. Yeah, I don't rep that gangsta life, but I'm here to take another shot na parang against the light. Kaya... Take another shot na parang against the light. Take another shot parang tawag dito. Kumbaga sa explanation sa Tagalog, take another shot. Parang gawin ulit yung pagkakataon na to. No?
makabawi, kumbaga. Tapos take another shot na parang naikonekta niya sa against the light. Take another shot kasi against the light. Grabe, bars, ang ganda. Pinaslang sa edge ng knife. Pinaslang sa edge ng knife. Ako yung disenyo at nagpanday. Ako si Shogun na makuza at inetest ng batusaya. Kita nyo sa pangalan. Hindi ko kilala. Sino yung best na samurai? After Sak-Sak, all that's left ay yung maestro lang and I. Walang error at sablay. Ang bilis naghiwalay ng ulo mong mainit sa malamig mo na bangkay at kaya ako pinugutan para di na umaray. Mahirap kasi ang buhay kaya madali kang namatay. Okay. Okay, napakalakas ng round 1 ni Sak Maestro. Hindi natin maitatanggi. Pero sarili kong pananaw to ha. Para sa round 1 nakuha ni Saki. Kasi kahit hindi ganun kalalakas yung ibang linya ni Saki. Pero lahat tinama niya kay Sak Maestro. Pinunto niya. May mga shabu bar siya na ano na, gamit na sa ibang mga battle ni Sak. Pero nabigyan niya ng ibang flavor. So para sa akin, lahat ng sinabi ni Saki sa round 1 ay tinama niya talaga. Mga pinuntos niya kay Sak Maestro. Hindi ganun karami yung malalakas, pero lahat tumama. Sa round 1 ni Sak Maestro, may mga power punch, kumbaga sa boxing, may mga power punch siya na pwede na makapag-knockout kay Saki. Pero marami pa rin yung parang pwede niyang sabihin sa iba. Ito, sarili ko lang pananaw to ha. Marami siyang bars dito na pwede niya pang banggitin sa iba. Parang hindi siya rekta kay Saki. So para sa akin, ang round 1 ay ibibigay ko kay Saki. So round 2, painga natin. Let's go! Round 2, Saki! Let's go! Tangina, naghanda! Pero ako pa rin yung mas delikado. Sa sobrang husay ko, napabalik ko yung Sak Maestrong preparado! Gumanda yung ganong klaseng rebat kasi talagang ang dami nag-aabang nung Sak Maestrong preparado eh, no? Feeling ko nga mas inaabangan talaga nila dito yung sulat ni Sak eh, yung preparadong Sak sa kahit ano pa sabihin ni Sak eh. Tangina nga ba ng oras? Nakakabuisit. Ganyan siya kasi yung immortal daw, hindi takot sa time limit. Pero ang pangit ng ideya. Kasi yung tunay na immortal, hindi natatakot sa pideya. Tanginan to, ang tanda na, sarap i-big slap. Maganda sa PSP pero nagkakalat sa flip-top. Punto. Oh, mahiya ka naman kay Arit kahit konti. Panay call out siya kay Looney. Pero wala siyang nalinlang. Bagsak na karir niyan. Mga kalaban nga na rookie di na kayang ma-withstand. Kaya di ka pinatulan ni Looney na parang si Lip Clam. Wala ka na sa posisyon mag-demand ng kalaban. Wak yung recent performance kaya sira na pangalan. Tapos si Looney lang daw ang iyahang ganahan. Pero si Looney sa kanya hindi man lang maganahan. Mm-hmm. Kahit pagsama ng goons, massacre. Baklang may galit kay Loons, sasagirl. Tang ina, di ba? Rekta pa rin. Rekta pa rin yung sulat ni Saki kay Sak. Talagang masasabi mong si Saki yung sinasabihan niya, no? Rekta. Lalo at tournament to, mahalaga yon. Panis ka kay Looney, huwag kang stupid, tol. Kasi si Looney may US store habang si Sak ay nahuli ng UMI score. Ilang taong naghabol kay Marlon tong maestro. Hanggang ngayon, Sak di niya na kailangan humarap sa maestro. Aral na yun! Ako'y mainit na ngayon parang melagnat, kaya hindi na uubra yung mga piyesang wak para tong General Bato de la Rosa versus Bretman Rock! Tangin ang comparing yun, eh, no? General Bato tas Bretman Rock. Sa mga hindi nakakaalam, si Bretman Rock ay isang
personality na Pinoy na nasa ibang bansa. Vlogger din yun eh. May nakita na akong vlog nung pinapanood ng asawa ko yun eh. At mapera siya. Bading yun. Di mo kilala? Oh, bading nga pala yun si Bretman Rock. Original daw ang style. Perpekto ang strategy. Feeling one of a kind, pero Eminem wannabe. Favorite niyang kanta ni Eminem? Lo-lo yourself. Lo-lo yourself. Si Hans ang sweaty. Siya lang ang kumakadyo, tapos yung hands niya steady. Nice one. Minasage ang edits. Pinagjakulan yung picture ni Mama Mary. Oh, gago. Tarantadong puta. Yung 8 Mile ni Eminem, 1 million times ni rewatch. Sa lahat ng album ni Eminem, paborito niya yung Relapse. Lulong sa usok ng bato, luto na utak ng abno. Kaya sa battle niya, panay na lang siya buhat ng bangko. Kasi siya daw ang dahilan, kaya may pakusganay. Yung event ay inangkin, kala mo siya nag-organize. Sak, seryoso na tanong. Kung ikaw nga dahilan, kaya may pakusganay, so ano naman ngayon? Tamod niya daw si Tats at Marshall. Mahiyakan ako. Kaya pala choker si Tats at Marshall, ha? Kasi mana sa'yo! Tas ang dami pang alam. Tamod niya daw si GL, si J-Block, si Lil Stroke. Tang ina, lahat na lang! Tamod mo rin si Lil Strokes? Diyan ako, hindi sang-ayon. Paano mo naging anak si Lil Strokes? Kinantot mo si Whitney Tyson? Water break. Yung mga tao na uumay sa mga claims mong epic, pumalpak ka na sa buhay, di na maintain work ethic, tapos sa lahat na lang ng bagay gusto mong i-take yung credit, You're all talk, madalas nagpapanggap na dope MC. Yung pagyayabang sa battle ay nagagawa mo flawlessly, pero bumaba lalo ang value kasi tandaan mo talk is cheap. Madalas napapansin, panay pabida ang gago. Ayaw daw niya ng fame, pero pasikat masyado. Dating humble, naging maereto paglaon. Feeling relevant na gustong maging center of attraction. Sarap bigyan ng combo't sapak. Kasi yung pagkabobos agad. Ayaw na daw bumatel, pero pag binigyan ng battle, umuoo agad. Tang ina, saksakan ka ng yabang. Kung feeling mo wala ka nang dapat patunayan, ba't ka pa tumatanggap ng laban? Damn. Napakasinungaling nitong dirtbag. At sumisenyo siya. Gumanon siya dahil sa pera. Ah, okay. Dahil sa pera pala. Kaya ganun, depende na lang sa talent fee kung anong sak maestro yung lalabas. Hindi rin naman natin masisisi yung ibang mga MC eh. Kung bakit ganun, no? May mga sarili-sariling dahilan niyang mga yan. Ayaw daw ng atensyon, pero attention seeker, parang babaeng panay thirst trap. Puro call out, panay self-proclaim, walang lyrics to na quality. Kaya mas lalo lang lumilitaw yung narcissistic personality. Ito'y real talk lahat, kaya mas sumakit. Mag-kneel ka na sa paa, humalik. Kung attention ay hindi mo hangad, ba't nandito ka pa, mag-retiro ka na at huwag ka na bumalik. Ganun pa rin, Rekta. Para kay Sak Maestro lahat. Kaya lang, may mga linya pa rin siya tungkol sa droga na... Kumbaga para sa akin, round 1, okay na yun. Dapat wala na dapat sa round 2 at round 3 yan. Kasi doon na papasok yung umay factor. Nakakabawas ng points yun. Although, puro rekta pa rin naman kay Sak Maestro yung mga sinabi ni Saki. Pero hindi siya ganun kalakas katulad sa round 1. Kaya yun, malalaman natin. Round 2, Sak Maestro. Pakinggan natin. Round 2, Sak Maestro! Let's go! Tiro ka na! Huwag ka na bumalik! Sabi niya kay Don Pao, wala akong pake kung gangster justice nila. Pag ako na ang kalaban, ang labas ay biktima. Napansin niyo ba ang estilo na kanyang dala? Ginagawa niya pasigaw ang lahat ng letrang A.
Punto. Sige ka, nga. Oh, kulog Jason pumalya. Nga, nga, nga. Tang ina. Eto, maganda yung panimula sa round 2 ni Sak Maestro, ha? Rekta, kay Saki, rekta. Bitch ass bitch! Ano, sabi niya, bigyan lang ng combo. Pulo ka lang, back up! Sa laptop, sa brush, shut the fuck up! Bubog sarado yung letter A. May asin ba yung energy? Anong tawag dyan, triple A, assault and battery? Bugbog sarado, triple A, assault and battery, damn. Rekta, bars, maganda yung setup. Points pa rin. Nagtulog kang wannabe! Makabigas ng chocolate! Para kang si Mystica, like, shake your ass and watch yourself! You know it. Mr. Chocolate! Pinapat kay Hansel Von. Isa ni High School Mystical, alias Zac Efron. Bigyan ng gold bars para magkampyon. The next Pinoy Pawn Star. Dun sa black.com! Oh, wasakit tumbong, pakigan nyo itong nakapikit. Parang pinaghalong binignit, bansit palabuklog purigit. Pinagas niya ikamuspit! Igit ang puto. Siyahanin mo sa legit. Kung battle by dikit, porket delivery mo, pilit. Ano yung pilit? Bisaya ba yun? Bisaya, pilit? Anak ka pala ng biik! Anak ka ng biik! Pero dili ka proud. Bisaya ang mga bay. Pero nga may Bisaya sa isa kalina sa imuhang rounds. Pero magbinisaya na daw kay Bisaya ang crowd. Kapagpasikat ras Bisaya, walang bisa yang tagawg. Kay dili man kahawd. Talawag, ipang paningot. Boss Vibos, anong alam mong Bisaya? Bilat, yawa, iot. Ano na tayo? Bilat, yawa, o iot. Bisan pagkasabot para sa kuang episode. Wala ka pa rin sinabi kay di yun kakalitok. Oh, pasigin nyo na pisot. Pasigin nyo na pisot. O dapat trilingual ka maning ka. Pariha lang Balila, Mista Lefty o Karinsita. Pumunta ka dito at binaliit mo itong isla. Kasya yung buong Manila sa loob ng Minlanilla. Ano yung Minlanilla? Lugar ba yan sa Cebu? Pa-explain naman sa comment section. Eto sa pagkakataong to, ang dami niyang rekta kay Saki dito. Ah. Lumalamang na siya dito kasi bars, maganda yung pagkakasetup at tumatama kay Saki. Maganda, maganda. I live here. It's my home. I live here. It's my home. Minlanilla. Oh, sindihan mo yung pipa. Doon sa bone din, I'll reveal yam eh. Police record pero hindi ka. Gangster Wiz Kalinga. Iglesia ni Kim Cho! Hindi ko mag-get yung reveal, yami. Ano ibig niya? Reveal. O, reveal. Yami. Hindi ko mag-get yun. Ano ba yun? Please explain. Sa comment section, hindi ko talaga maintindihan. Reveal, yami. Kasi inaante, o, reveal, yami. Malamang, reveal, yami. Willy, may connection ba kay Willy? After nun, wala na ako narinig na ibang pwedeng i-connect doon sa sinabi niya. Yun, baka may ibang nakakaintindi sa inyo. Ano ibig sabihin niya ng reveal, yami? Sa pagbenta ng sativa, ibig sabihin nun, chinita, ang liit kasi ng kita. Oh, you get bodied in a single round na parang salbabida. Kung sa crowd ni mo makita, kung sa mutatak ako ang linya, mugawas magkasadista, kinumu tira binta, sa kabinga makasikma, kagigwang murang mismo. Ang ganda ng thought na yun, ha? Hindi ko lang maintindihan. Pero kay Sak Maestro ba yun? Kasi sinabayan ng crowd eh. Ngayon ko lang ata narinig sa kanya yun. Sa crowd mo yun makikita, di ba? Ayaw astag si Kinsa. O nakignabil sa ngabil. Ano, matalas ba yung fangs? Tago sa Lavi ni Avril? Anong sagpa nga na, boss? Sagpa na! Sagpa. Sagpa na, dili mali pangil sa pangil! Para kay Sak ang PSP kay Popping sa Pasil. Oo, oh, Popping sa Pasil. Maunang balik-balik ang anggel. Wala na ba ang brand new? Parang deja vu. Ako nag-everyday shabu. Balik-balik shabu. O diba? Inaano niya eh. Parang wala. Immune na si Sak Maestro sa shabu anggel eh. So, dapat talaga hindi na marami.
Marami pa naman pwedeng i-angulo kay Sak eh. Pwede naman, pero pasundot-sundot. Pero wag marami, no? Kasi hindi na ganun ka-effective eh. Kasi immune na yan eh. Every day, Shabu, all I can say is fuck you! Oh, kahit gayahin mong Sak, maestro, di tayo magkapareho parang mga mata lang ni John Leo. John Leo, tropa yan sa Cebu. Organizer yan ng event ng Flip Top. John Leo, shoutout sa'yo pare. Miss ko na yung lechon. Puta, lechon belly, pakasarap. Shoutout John Leo. Rapolo. Rapolo. Aminin mo mo't hindi, isa ako sa nag-arkitekto. Nag-influensya at bumuo. Pero hindi ka pa kompleto ay Khabib Nurmagomedov at Fedor Emelianenko. May weather Lomachenko, Manny Pacquiao at Canelo. Putang ina naman, no? Ba't kasi may mga babae dyan na kita yung cleavage? Ayun na naman yung mga lady guard. Bato tayo na yan! Oh, napalit kulay at disenyo. Mga copycat reptilians na astang chameleons para lamang mag-chameleons. Chameleon, chameleon. Anong battle rap experience? Nagbabara na comedians? I tear apart this Kevin Hart na parang si Cat Williams. Oh, mga online... Pabigyan muna. Mga online wax civilians. Nagkalat ba ako ng bakterya? Wala akong social media. Ako'y nag-focus sa pamilya. Di ba ako pasok sa inyong criteria? But I'm just here to get the paper. Di ko kailangan pa ng validation from motherfucking strangers. Mm-hmm. Pare, yung 1 million necessary, I think I speak for everybody na yung monetary value simply viewed as extra money. Yung battle rap, temporary. Itong business, secondary. Pero di ko kailangan maging champion para maging legendary. Real talk. Real talk. Legend real talk. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Legend na. Legend na yan si Sak Maestro. Ano na yan? Matibay na pundasyon na yan pagdating sa battle rap. Trade mo ay momentary. Sa maritino ka lang nga! Maritino ka lang nga! Habang tumatagal, malala! Mga performance mo sa gwa! Oh, sorry na sa nagawa. Pero kahit di ako magburara, ano mga resulta nitong battle, ikaw lang yung may mapapala! Oh, halatang tuwang-tuwa. Sa YouTube channel ng Zaki Moves. May Sak Maestro sa video title, pinakamadaming views. Automatic level up! That's why you can't refuse, because you have everything to gain, plus you got nothing to lose. Step inside my shoes. Di ako pwedeng magkalat. Wala din ako excuse, di din pwede yung sapat. Ganun talaga pag-alamat, pero igagapang ko lahat. Dandang aakyat hanggang yung sex ang makatapat. Damn! Pinakyuan po. Mm-hmm. Pinakyuan pa. Tapos na? Lalapan. Ah, meron pa. Six ay makatapat. Ang haba naman yan, Sak. Diba, putang diba? Ina. Wala yung angle, simple lang harap. Today prep, simple lang harap. But you should write these words down. Pag-usapan natin yung tunay na Zaki doon sa aking third round. Natapos din. Ayun lang yung medyo laylay dito kay Sak, no? Ang haba masyado ng rounds niya. Although sa pagkakataong to, maraming mas tumatama siya. Mas magandang bars, mas magandang punchline at rekta kay Saki. Bibigay ko yung round 2 sa kanya. Pero ang haba ng rounds niya, hindi ko alam kung... sa judging ba o sa mga judges pinagbibigyan yun o may bawas ba yun, hindi ko alam. Tournament kasi to eh, mas dapat ang tournament mas ano yun, mas masinop. Kaya yun, round 1 sa akin, round 2 sa Maestro. Yate, round 3 sa akin. Round 3, Zaki, let's go! Yo! Hoy! Hoy, daman po. Ang kulit na netong, pumupunta pa doon! Ang kulit na netong user! Ngayon, ngayong gabi, ikaw yung uuwi na loser! Dalawa daw sila magtatapat ni Sixth Threat.
Tanginan to. Baog-ba-ba! Baog-ba-ba. Yo. Ulit mo eh, no? Tung astang bigatin, aking gagawin pastime. Yung panga ni Hansel, parang panga ni Quagmire. Sino si Quagmire? Feeling famous siya worldwide. Greatest of all time, porket square kanyang jawline. Kung ganyan yung panga ko, tsak mahahassle talaga. Sa kakahigop niya sa tutor, nagkamassle panga niya. Shabu angle na naman. Niya kay John Jones. Masyadong high. Gago, di ka si John Jones, ikaw si Ferguson na out of prime. Baka yabangan mo pa ako ng pathetic na pag-i-English mo. Talagang gagaling ka mag-English pag 10 years na sa BPO. Di mo ko madadaan sa English mo, wag kang umaastang astig. Pagpasalamat ka sa TL mo, pinayagan ka mag-leave. Team lead. Gag. Baog-ba-ba! Ano ba yung baog-ba-ba na yan? Ang tunay daw na immortal, hindi takot sa time limit. Ganyan siya kalakas. Napakatapang mag-angas. Natatakot lang si Sa kapag kinap ka pa ng cops. Tangina, immortal kang leche ka. Lul! Immoral pa pwede pa! Kaya maghanda ka ng madedo pagkat wala na akong mercy toll. Di mo kakayanin yung pressure parang Titan Submersible. Ay, ayaw niya daw ng personalan kasi hindi daw matimbang. Panira daw yan sa larangan kaya hindi niya natrip yan. Hindi niya daw gusto mandamay sa mga palitan na verbal. Kung ayaw mo ng personalan, doon ka sa liga ni Shernan. Yes! Yun, salamat sa pag-promote sa akin ng Pulor Battle League na mag-8 years na. Yun, totoo yun. Yung sa Pulo, pinagbawal ko na yung mandamay o gawa ng peking angulo, lalo yung mga bata. Ano naman yan eh, kanya-kanyang rules yan eh. Ako dati, ginagawa ko yung ganyan. Kasi napapanood ko sila Looney, sino ba ba? Sila Ismagla, sila Shea, tapos nadadami sila ng ganun. Parang feeling ko cool. Pero nung lately, naisip ko, tangina, paano kaya kung yung, kasi may mga naririnig ako na ano eh, yung anak mo ganto ganyan ganyan na ginagamit sa battle, kahit naman hindi totoo, malaya nga ang battle rap eh. Pero naisip ko, paano kung yung batang yun nanonood yung kaklase niya ng flip top, tapos sabihin na di ka pala ano eh, di ka pala anak ng papa mo eh, sabi sa flip top eh, tapos mabuli siya, baka apektuhan yung mental health niya, di ba? So, pwede ka namang manalo ng ano eh, manang hindi nandadamay ng civilian eh. Para, kasi ang rap battle, para kang sundalo niyan eh. Kayang-kaya mong manalo ng hindi ka pumapatay ng civilian. Eh, sa Pulo ko lang namang ginagawa yon. Kung hindi nyo gusto yung ganong hindi nandadamay, pwede namang hindi kayo manood ng Pulo. At nandyan pa rin naman yan, yung Sunugan, Flip Top, PSP at iba pang liga. Pwede nyo mapanood yung ganyan. Pero sa Pulo kasi, sa ngayon ha, hindi ko sasabing perfecto ako, pero lahat tayo pwede nga magbago ng pananaw kasi tumatanda na rin naman ang lahat ng tao. At ako, naniniwala ako sa isang bagay na sa pagdating sa battle rap, pwede kang manalo ng kalaban lang yung tinitira mo o binibira mo, no? Kasi may mga tao na hindi tayo naiintindihan at kailangan natin maintindihan yun. So yun, Pulo Rap Battle League, subscribe kayo. Nakaka-bad trip na tong junkie. Nung Buelta Balentong, binulgar niyang ng babae daw si Husky. Sak, seryoso ba? Ayaw mo ng personalan, bachismoso ka. Mm-hmm. Yung mga chismis, hindi daw pasok sa kanyang standard. Pero ang dami niyang chismis na alam. Nardwar! Nardwar, ano yun? Pag beast mode, wala nang friendly fire. Kung may nausong fake choke, si Sak may fake retire. Baka dahil sa stress at depression, kaya fucked up ang actions. Magre-retire siya ng Buelta Balentong, magka-comeback sa ahon. Ako, marami ding sablay at palpak na performance. Pero success pag nag-comeback na parang George Foreman. Champion daw siya sa tunay na buhay tournament. Wow.
Champion ka sa tunay na buhay tournament? How? Champion ka in real life? Yung mga idea mo tila pointless. Buong liga pati pamilya mo ang tingin sa'yo disappointment. Kaya ka nag-fail kasi mahina ka at dinahandle yung fame sa kakatira mo na pasok sa jail kasi anigma pa nagbayad ng bail. Sinubukan kang tulungan ng uprising makabangon. Ang kaso puro lang self-sabotaging mga actions. Nagbibisyo ka palagi yung karir mo din na manage ikaw mismo dahilan ng iyong downfall. Dating top tier. Karir niya nag-downhill, kaya nagdrama tong siligay. Dati tong top tier, ngayon madalas na teary-eyed. At rest in peace sa iyong AirPods. Yung mga promise mo sa kanya, wala ka bang balak na to pa rin? Na mayapa na siya't lahat, puta, nagsasabu ka pa rin! AirMods na mo naman. Nagsawa na sa kaka-remind. Naubos na yung patience na sa kaka-hintay. Masyadong nagpalamong ka sa mga desire ang tandaan mo sa buhay ay wala nang rewind. At alam kong mabuhay. Tama yun, walang rewind. Pero kahit hindi naman mag-rewind ang buhay, no, may pagkakataon ka para itama yung natitira mong oras. Buti kang ama. Madalas magsakripisyo kahit babad ka pa sa bisyo. Pero tingin mo, ano kayang reaction nun ni Miko pag nakita niyang nagkakalat ka rito? Kaya paano ka naging champion sa totoong buhay? Parang gago ka umasta! Naging klaro na huwad ka sa battle rap o totoong buhay, Hansel Cabo, talunan ka! Time! Huling banat! Sak, maestro! Let's go! Sak, let's go! Hindi ganun kalakas yung round 3 ni Sak. Ni Saki, parang round 1 malakas, round 2 ganun, round 3 medyo parang pag ganun yung round niya. Kay Sak naman, round 1 sakto lang, round 2 mas malakas. Tingnan natin tong round 3, dito malalaman kung si Sak ba talaga ang pinaka solid sa laban na to. Kuya lang eh, buwang na kabret. Nga! Okay, seryoso tayo. Op. Teka, baka drama na naman to ha. Sana hindi. Tong huli kong round, dedicate ko sa aking kapatid. Pero bago ko ibigay yung mensahe at sana'y mabatid, ano bang unang naiisip nyo pagkatapos marinig na ang tunay niyang pangalan ay Zakwif Abdul Talib? Tangina, seryoso ba yun? Yung ba tunay na pangalan ni Saki? Oh, we're getting there. That's darker, bro. Si Zakwif Abdul Talib, kakalabas lang ng asylum. Nagsiselebrate ng Christmas, kiningiya si Bunga Baibum. Assalamualaikum, sabay, asataman aigum. Hindi ka masyado naiintindihan, pero mukhang maganda. Assalamualaikum, asataman aigum. Nga sa samgyup salilamon, dayog hat salami baikum. Oh, sino kasi Karim Abdul Jabainum? Kasi naka-afford ng beef, bigyan nyo na floral wreath, performing feats like moral priests, which call your chief. Go slaughter sheep, pakisabi na, this Lord will, maka-afford ng beef, bigyan ng floral wreath, kasi perform these feats like moral priests, which call your chief. Go slaughter sheep, pakisabi na, this Lord will priest on y'all MCs for more obits, then I get more fat and more obits. Maestro, immortal beats. Ikaw, wet vagina. Sayang, tangina, sayang. Hindi ganun kalinis, pero tangina, ang ganda ng pagkakasetup niya. Sayang nga lang, sayang. Agat sa mga burat hanggang magmukhang headless hydra. May fresh saliva. Thread inspired lang sa net like web design na sigig bisaya pero kusuke ka mang libak ka made misaya. Oh, ito ba yung sultan sa next empire? Mukhang princess to. Sabi niya, I lip cram. Blah, 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 blah. May blah, 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 blah. May solusyon sa isip ko. Tapunan natin ng granada kanyang shop na mag-boom yung business niyo. That's some sick shits, bro. Patok sa takilya. Kaya pala dati niyang pangalan ay Ransom Padilla. Si Ransom Padilla, nag-Anton na diva, humag-action sa mista, nagpalubot kay Carmina. Oh, baka iniisip, seryosa,
Baka iniisip niyo ang mga linya ay walang koneksyon na sobrang random. Uh-huh. Balikan natin, Zakwif Abdul Talib uh-huh. from Moro Beats uh-huh. nagagranada pag walang ransom. Uh-huh. Oh, sobrang stereotype ba ng anthem? Sa tawagin mo kong Methodist, pag ako ang gumagawa, tatawagin niyo kong prejudice? Uh-huh. Para siya ay katakutan, nag-aasta siyang extremist, pero ma-o-offend pag nilabel kayong terrorist? Uh-huh. Double standard! So connected yung mga sinabi niya. Medyo mahaba nga lang, pero connected kay Saki. Ang haba nga lang ng setup. Sino ka, counter-therapist? Ex-military o private army? Guerrilla na haram o gorilla na harambe? May ID ba sa iyong body detonate parang Iraqi kung nag-arrange ka ng kamikaze, ibahin mo kami, Zaki, kasi yung... Wordplay! Smooth! Kasi yung Gaddafi Janjalani, sa'yo naging Gaddafi Duck. Yung Moro Islamic Liberation Front sa'yo, naging Mom, I'd like to fuck. Tangina, gago. O parang sinabi nyo lang na Harden yung last name ni Al James. Ibig sabihin nun, you keep giving your people a bad name. What a big fucking shame. Nag-aasta ang sanggano. Balita na dun sa Kota Bato, abot mo na yung kota ng bato. Nakaapak ng damo. Di ba na ako nakaabot sa Tundo, pero at least napunta na ako ng Marawi, pati Mama Sapano. Mm-hmm. Real shit, yung naanhan na usugbo. Katong akrog, apol, sige pang fratwar. Pwede ka manigarilyo sa sulos, ay ala, itong buhi pa po si Jaguar. So, 12L, kung sa labangon ni Iplastar, kung mag-spit o alaho, wakbars, pakanog, lechon, gikan, karkar. Karkar, alam kong lugar yun sa Cebu, ah. Karkar sa Cebu, tama. Ang daming babaeng minumura. Yung nanay at ate daw nilang seta, mga pokpok daw at puta. Kabastusan ba'y di ba sikmura? Eh puro kababuya na sinuka. Parang hinilang pahalang yung halal mo na bituka. Oh, dang. Halal, which is Muslim. Usapang civic at kultura. Nang bababoy, tangina. Di ba Kristyanismo galing sa Espanya? Uh-huh. Pero may Muslim city dun sa Spain. Ang pangalan ay Granada. I-google nyo yung Granada. Dun yung makikita yung Alhambra. Pasabog lang kasi yung kinikilala kay idol si Osama. Double standards, doble cara. Alam mo ba saan galing yung Kaaba? Parang ang buaya pag may kutsara, pero di nagpa-fasting pag may puwasa. Oh, memorize kanya mga bara, pero wala na sa ala-ala mga words ni Allah. Uh-huh. Dami mong babaeng binababoy, pero sa mga Muslim gusto dagan o asawa. Double standards pati panlasa. Nag-pork sa fast food chain. Face the Andrew Tate, yung heart sa Saddam Hussein. Uh-huh. You wanna break the mold in a brand new way? Gusto mong mag-Muhammad Ali, but for the cash used clay? Oh, with a prison failed, all the ships had sailed, tangi mga Kristiyano mo na tropa lang ang nag-risk ng tail. Binigyan ka ng pang-bond. He got released from jail, literal na Muslim na nagpa-Christian Bale. Oh, damn. Yun yung ransom on a different scale. Damn. Oh, ako, anak ako kuyamot, ikan probinsya. Pero kung ako na ay nakulong, tayong tumulong sa akin, aking pamilya. Aking pamilya, hindi si Enigma. Kaya huwag kayong maastang akata sa liga na nagmatirang mayaman para yung mayaman ay matira. Oh, sige. I-hostage nyo itong liga. At pag na-achieve na yung wealth, invest sa Metal Gear. Hanggang yung skin maging stealth. All this evil we felt, iba to C4 yourselves. May suicide bomber, he's gonna C4 himself! Ooh. At C4 yung team, lose C4, yourself. I mean them, lose yourself. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. Connected pa rin. This opportunity comes once in a life, jai-ho! Icebreaker ang boss. Parang black and white show, pero hindi ako colorblind. Puti man ang kayong manggi, dapat maging the humankind. Mm-hmm. Kaya, alhamdulillah, rabdilay lamina, halis wati rami, wamahabati ilijami, ay kwati wakwati al-muslimina. Diba? Arabic na mga linya, aking pinagpraktisan. Hindi man na perpekto, pero hindi rin dahilan. Nasa dinami-daming linya na kanyang pinainggan, yung mismong lingwahe nyo hindi mo naintindihan. Uh-huh. Ang lakas nun, no? Yung inaral mo yung lingwahe ng kalaban mo, tapos ipupunto mong hindi mo naintindihan. Tangina.
Kahit imbam ay yung inis kam, daming nilin lang, daig pa silip kram. Huwag mo nang isoli ang yung hiniram, di na pwedeng mag-rebat o magbalik Islam. Meron pa? Sa daming gera na nangyayari ngayon. Tatawa na yung crowd, ang abaro. Sa dami ng gerang nangyayari ngayon, ba't di mo i-preach yung words ni Allah? Pinangalanan ka pa naman after the prophet Zechariah. Real shit ni Zechariah. Parehas na Bisaya pero hindi tayo magkatalo. Pinakita ko lang sa'yo na, pinakita ko lang na mas muslim ako sa'yo. Round 3 nakuha ni Sak Maestro yung tangina. Grabe yung mga punto niya rin dito. Bars, grabe. Round 2 and 3, Sak Maestro. Pero props kay Saki. Sobrang lakas nun. Napakaganda ng pinakita niya. Pero yun, para sa akin, round 2 at 3, Sak Maestro. At yeah! Maraming salamat sa panonood nyo. Yun, i-comment nyo pa kung kaninong battle ang gusto nyo gawin natin na reaction video. No? Maraming salamat sa panonood at hanggang dito lang to. Shoutout sa inyo lahat.